Panginoon na kinain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Sa alipin ang isa at ang isa'y samalaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawa ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humayaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na din nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay.
ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Tumayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung papaano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak na si Solomon ay masigit pa ang naririto. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Di lang minsan, ako po'y nakatagpo ng mga tao na nagsasabing naghahanap sila ng tanda mula sa Diyos. Siguro ang iba ay napapadpad dito sa Quiapo, humihiling ng tanda sa Poong Nazareno, lalo na't may gagawin silang mahalagang desisyon o pagpili sa buhay. Ngunit minsan ang hinahanap nating tanda ay kung ang isasagot niya ay oo o hindi. Iba siguro sabihin kapag may dumapong paru-paro, eh ibig sabihin nun ay oo. O iba naman ay pag namatay ang sindi ng kandila, eh baka ibig sabihin nun ay hindi.
marami tayong mga parang tanda na pilit na hinahanap. Kaya nga siguro nga minsan kapag hindi na kontento, hindi nakita yung hinahanap na tanda. Ayun, minsan pupunta na sa manghuhula para mas malinaw na ang sabihin sa kanya. Dahil aminin natin, gusto natin makasiguro, gusto natin mas malinaw ang sagot. Oo o hindi, ngayon na ba o hindi pa, tutuloy ko ba o hindi na, ito ba ang pipiliin ko o hindi. Sa dalawang pagbasa natin ngayon, ipinakita na si Jesus Nazareno ang dakilang tanda ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa mga tao noon, wala na kayong ibang hahanapin pa. Ba't pa kayo naghahanap ng kung ano-ano? Wala nang hihigit pang tanda. Higit pa ito sa tanda ni Jonas, sa tanda ni Solomon, si Jesus. Kaya nga't sa unang pagbasa, ganun din ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia na kung papaano si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ganun din ang anak na tunay na magpapalaya, ang anak ng Diyos na si Jesus. Ngunit ano nga ba uli ang ibig sabihin na si Jesus ang ating tanda? Aantayin ba nating magsalita ang Nazareno sa inyong panaginip? Aantayin ba natin siyang gumalaw upang maging tanda para sa atin? Ang nais lang sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tingnan niyo ang buhay ko. Tingnan ninyo ang pinagdaanan ko. Tingnan ninyo ang ginawa ko. Yun ang tanda para sa inyo. Kaya nga't mga kapatid, ang hamon sa atin, tunay ba natin alam ang kwento ni Jesus? Kaya nga't napakahalaga yung pagdarasal, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga Bible study, ng katekismo, upang lalong mapaglagom, mapaglinaw ang buhay ni Jesus. Sapagat pag nakita naman natin ang buhay ni Jesus, mas lilinaw sa atin. Halimbawa, patatawarin ko ba ito o hindi? At iba sa inyo siguro nangangatwiran, ilang beses na ito eh. Ilang beses na akong sinaktan ito, niloko nito eh. Patatawarin ko ba ito? Balik lang tayo sa buhay ni Jesus. Nagpatawad ba siya? Ilang beses bang magpatawad, sabi niya? Kailangan pa ba natin maghanap ng tanda? Hindi na, sapagkat mismong sa buhay ni Jesus, nakikita natin ang sagot. Maraming pagkakataon, makikita natin, makikipagkasundo ba ako? Tutulong ba ako magkasundo ang mga kakilala ko? Anong sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga nagtataguyod ng kapayapaan. Tatanghalin silang mga anak ng Diyos. Kaya, mga kapatid, tingnan lang natin ang buhay ni Jesus Nazareno. Huwag lang ang kanyang imahe, huwag lang ang kanyang larawan, kundi ang mismo niyang buhay at ito'y magiging magsisilbing tanda para sa atin. Yung bago pong obispo sa Baguio, ang kanyang motto ay, "What would Jesus do?" Ano ang gagawin ni Jesus? At yun ay magandang sukatan. At ang ibig sabihin din nun, si Jesus ang tanda ng buhay ko. Yung ginawa ni Jesus, yun ang gagawin ko. At yun ang ibig sabihin na si Jesus ang tanda ng Diyos sa akin.
Kaya't napakaganda rin tanong yun. Bago ka gumawa ng isang bagay, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang gagawin ni Jesus? Kung siya ang nasa lugar ko, yung bang gagawin mo, yan ang gagawin ni Jesus. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon mo, natitiyak ko sa puso natin, sa konsyensya natin, alam natin ang sagot. Na yung ginawa mo, ganyan ba talaga ang gagawin ni Jesus? Kaya't mga kapatid, ito yung ipagdasal natin sa bawat isa. Yun ang ibig sabihin na deboto ako ni Jesus Nazareno, na naniniwala ako kay Jesus Nazareno, na si Jesus Nazareno ang tanda ng buhay ko. Sa pagtingin ko sa Kanya, sa pag-alam ko sa buhay niya, yung ginawa niya ang gagawin ko. At natitiyak ko na yung ginawa ko ay maayon sa kalooban ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik-loob. Ang ating tugon, Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan sa Ninibe, naway takwil natin ang masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpakumbaba at nagsisising espiritu, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kariyan ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa sa amin sa kanya magpakailanman. Hiling na namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingam at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesucristo ang ating Panginoon, ang dakilang tanda ng Ama para sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nagnanak ay iwan sa
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno ang dakilang tanda ng Diyos Ama para sa atin. Ipinakita na niya sa kanyang buhay kung ano ang dapat din nating gawin sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos.
Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mismong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalahat ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,